Hello po mga kaibigan, ito po ay sinubukan ko yung tinatawag lang green na background, inilit ko po, kaya ito po ang resulta. At kung bago po kayo dito sa channel ko, sana po huwag niyo kalimutan na i-click ang subscribe at ang bell para na ma-notify po kayo kung meron po ako mga bagong video. Maraming salamat po, ingat po kayo and God bless! Ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo yung aming ginagamit na power sa loob po ng aming bangka. Ang ginagamit po namin dito ay tinatawag nilang Shore Power Atlas Shore Power Classic 2. So ito po ay ang capacity niya ay 80,000 watts. Bali maabot siya ng 208 amps ang kanyang maximum. Pero makikita niyo po rito sa screen na to kung paano po nakukuha ang computation ng 3-phase, kasi po ang aming Shore Power Atlas ay 3-phase po siya, na ang kanya pong input ay 300 to 500 AC input. Ang output naman po niya ay 220 volts at 110. Bali 3-phase po siya ang aming power. Bali po ang aming main supply ay kumukuha po kami dito sa loob ng marina. Ang kanila pong source ay 220 volts 3-phase. Pero ang aming pong Shore Power Atlas ay ang input niya ay 300 to 500 volts AC. Kaya po gumamit po kami ng tinatawag nilang step-up transformer. From input source 220, ang labas niya ay 480 to 500 volts AC, 3-phase. So, kaya po ang pumasok dito sa aming bangka ay high voltage to 400 volts hanggang 500 volts. Dahil po ang capacity po ng aming Shore Power, ang input ranging niya, ang pinaka minimum ay 350 volts and a maximum of 500 volts AC ang kaya niyang makuha ang input niya. At ang kanyang cycle po ay from 40 hertz to 70 hertz po ang capacity po ng aming Shore Power. Kaya po magagamit ito kahit saan lugar po kami makarating ay compatible po siya, dahil po may mga lugar na ang cycle nila yung hertz ay 50 hertz. Katulad po doon sa pinuntan po namin sa Europe, sa Malta, ang kanila pong source ay ang source nila ay 50 hertz. Sa alam ko sa Japan 50 hertz cycle din ang ginagamit, at saka sa US 50. Pero sa mga ibang lugar mostly 60 hertz. Katulad po dito sa atin sa Pilipinas, ang ating pong frequency o hertz ng kuryente natin ay alam kong 60 hertz po ito. May 110, may 220 at may mga high voltage din po. Pero dito sa Saudi, ang ginagamit namin ay ang electricity nila dito ay 60 hertz cycle din po. Kaya match na match po at wala pong problema. Ito pong aming Shore Power. Kalimitan po pagka nakada kami dito, ito po ang aming ginagamit na source of supply. Malakas po ito, yun nga, ang capacity niya ay hanggang 80,000 watts. Pagka nag-full load kami, lahat ng halimbawa, lahat po ng equipment sa loob ng bangka ginagamit, at yung kitchen namin ginagamit lahat, tsaka yung mga aircon namin lahat full, halos ma-maximize po namin yung Shore Power namin. Kaya pagka minsan nagde-less kami ng load, dahil nabibigitan din po ito ng Shore Power. Ngayon, pagka nagkaroon po ng power outage, so nagkaroon ng brownout, meron po kami naka-standby na dalawang generator. Dati po ang dati naming generator, ang capacity niya ay maximum hanggang 75,000 watts. Bawat isa, isa sa starboard side at saka isa sa port side. Pero po nang pumunta kami nung huling dry dock namin, pumunta kami dito sa Malta, ay in-upgrade po. Pinalitan po yung dalawang generator namin. Yung luma na 75 ay binaklas ng buo, yung dalawa, at pinalitan ng mas malakas na generator, power generator namin. Bali, ang capacity ngayon ng mga generator namin po, bawat isa, ay 100,000 watts po bawat isa. Kaya po kayang-kaya ang mga load na
aming gagamitin. Kahit ay full load na, ay kayang-kaya pa rin, hindi mahirapan. Kahit magsabay-sabay po lahat, at kayang-kaya po ng generator. Ganun po kalakas ang aming generator ngayon. Isa sa starboard side at saka isa sa port side. Yun po ang aming ginagamit na source pagka po gumagamit ang aming amo. At kami po ay nasa labas at bumabiyahe. Sa gitna kami po ng dagat. Ito pong dalawang generator ang aming ginagamit. Kaya pagdating namin dito sa marina, napapahinga po ang aming mga generator na gagamitan po namin ngayon itong aming shore power at last. Kaya malaking tulong ito dahil napapahinga mga generator. Pagka nagkaroon po rin ng runout dito, ito po ang isa sa generator ang i-on namin para tuloy-tuloy lang po ang supply ng aming bangka. Kaya itong ngayon, minimaintain po namin ang aming shore power at last at pinandar namin ng isang generator dahil enough po namin itong shore power namin para ma-maintain namin, malinis namin at mabuksan namin na safe kami. Naka-shutdown, naka-trip ang breaker niya, nagkaroon ng lockout tagout para po siguradong safe na safe. Kasi po kung mapabayaan ito at hindi malinisan, laging nagbibigay ng problema at hindi po maganda at delikado po ito. So, yun po ang ginagawa namin, especially pagka nagkaroon ng sandstorm dito, ay talagang hindi pwedeng hindi namin ito baklasin para malinisan dahil siguradong magkakaroon po ito at magkakaroon ng aligabok dahil po dito sa sandstorm. Bali po, ang kagandahan po itong aming shore power atlas ay pagka nagkaroon po ng under voltage, ay nagsashutdown po siya. Ganun din po pag nagkaroon ng over voltage, may protection siya, isa-shutdown niya yung system. Under voltage, over voltage, ganun din po over current, overload o undercurrent, ay isa-shutdown po itong aming shore power. Kaya nagiging safety po lahat itong mga aming equipment, mga navigational equipment dito sa kitchen, mga ginagamit namin, mga washing machine, rational oven, mga freezer, lahat po ay hindi mag-over voltage dahil may protection po ang aming shore power. Ganon din po ang aming mga generator, may mga features din sila na pag over voltage ay isa-shutdown niya o i-stop niya yung engine o yung generator para hindi magkaroon ng malaking problema o magkaroon ng damage. Kalimitan po pagka gumagamit ang aming amo o ang may-ari ng bangka, minsan na pinaka madali o pinaka mabilis ay isang linggo at minsan kumaabot kami ng dalawang linggo sa gitna ng dagat, kaya puro generator po ang aming ginagamit. Minsan na nagpapalit-palitan lang po ang aming generator. Minsan ang naka-online ang starboard sa generator, o after 1 week naman po, i-swap naman sa port side generator. Kaya nagiging balance lang po sila sa paggamit. After 2 weeks naman po, at matapos ng aming biyahe, babalik na naman po kami dito sa marina para mag-refueling. Yun po, ang mag-takeover naman po ng power namin ay yung shore power dito sa marina. Kaya mapapahinga naman po ang aming mga generator. Bali, natatandaan ko pa po ng unang pagsakay ko po dito sa bangka namin taon 2007. Bali, itong shore power namin, nung pumunta kami doon sa Malta, unang dry dock namin, unang dry dock na nakasakay ko dito, ay pumunta kami ng Malta. Ngayon, doon po ang natatandaan kong pinaka-unang-unang full maintenance itong shore power atlas namin. Nagpalit sila ng mga board, pinalitan yung mga wire na overuse, at saka talagang kinundi sila at yung mga contactor na sobrang gamit na rin ay pinalitan, binago, pati mga board, logic board, mga control boards, at mga PLC boards at mga PLC control, pinalitan po lahat. Alam, natatandaan ko pa yon noon sa Malta. Ang gumawa ay yung Atlas certified na technician or Atlas engineer.
na unang sampa ko lang po noon, kaya tinitignan ko kung paano ang proper maintenance at binigyan ako ng konting background o idea paano i-proper maintenance itong shore power namin. So ang bali dalawang beses pa lang alam kong natandaan ko na full maintenance ito. Ang sumunod naman po ay sa Turkey na. Nung pumunta kami po ng Turkey sa RMK o sa Marina, sa RMK Marina, may pumunta po doon na galing ng Spain. At itong atlas namin, 2013 na po tayo, 2014, ganun. Itong pangalawang pool overall ng shore power namin, ang pumunta po doon ay si Mr. Craig. Ang kanyang base ay sa Spain, pero American citizen po siya, pero nakapag-asawa po siya sa Spain, at siya pinaka-manager o director ng shore power atlas doon sa Spain. Nung pumunta siya sa sa Turkey, siya po ang kasama kong nag-overall. Talagang binaklas din namin ang buo. Alam ko na pag nagpalit kami ng mga transistor, nagpalit kami ng mga contactor, nagpalit kami ng screen display control, at nag-upgrade din kami ng PLC program niya, dahil binago lahat po ito, pati yung mga wire na mahina rin na after 7 years o 8 years. Iyon na binago namin, at ito hanggang sa ngayon 2020, hindi pa rin na bubuksan, hindi pa rin na mamaintain ng full. Pero ito ginagawa lang namin dito, laging nililinisan, mini-maintain kung ano man ang mga nagiging minor problem. Halimbawa ang nagkaroon sa ng mga cooling fans defect, yun, nagpapalit kami. Ako na yung nagpapalit noon. Kung nagkaroon ng mga shutdown, i-ano ko lang yan, restart ko lang. At kung laging nagkaroon ng fault, tinitignan ko, ako nang nag-analyze. Tapos pagka talagang major trouble na nahihirapan kami, tumatawag kami ng assistant at binibigyan kami ng advice. Pero sa ng Diyos na mostly yung mga trouble ay nagagawa namin sa kahit wala yung talagang engineer ng Atlas. Sa katagalan din na pagmimintain ko rito, na kabisado ko na kahit papano, nagkaroon ako ng confident para ma-maintain itong klaseng shore power namin. Atlas na ito na napakaganda. At masasabi kong talagang reliable at the best po talaga. Ngayon, bali itong mga few months ago, bali meron akong pinalitan dito na yung aming main switch, dahil nagkaroon ng overage yung wire niya. Tapos yung line wire galing sa shore power, galing sa labas papunta sa aming bangka, pinalitan ko rin yun, dahil lagi na siya shutdown kasi nagkaroon ng overheat yung wire na yun. Pinalitan ko ng bago. At saka yung mga contactor na dito sa loob ng shore power atlas, binaklas ko rin isa-isa, nilinis ko dahil nagkaroon din mga spark, mga ganon. Talagang in-overhaul ko lahat, maganda. Ngayon, sa awa ng Diyos ay nasolve lahat ang problema at nawala yung laging shutdown na yon. So hanggang ngayon ay maganda ng performance, maganda ng servisyo. Salamat sa Panginoon at sana tuloy-tuloy ito. At happy naman kahit papaano nasusolve namin ng mga problema dito sa aming electrical, sa aming sa shore power. So kasama ko ngayon dito si Brother Mervin, nag-maintenance ngayon dito, dahil full binaklas din namin lahat ng mga cover, lahat ng fans, at todo linis din talaga ito, full cleaning talaga itong aming maintenance talaga itong aming shore power. Sana po panoorin niyo po itong video ito hanggang sa dulo, dahil pagkatapos po naming ma-general cleaning, ma-overall lahat itong aming shore power, ma-inspect lahat, ay in-online po namin, tinesting po namin lahat, at talagang napakaganda.
kasama ko si Brother Mervin na tinuruan ko sa kanya yung proper operation nitong short power namin. Just in case, ginaid ko rin siya just in case limbawang nagkaroon kami ng blackout o power outage dito. Tinuro namin kay Brother Mervin kung ano ang dapat niyang gawin. Halimbawang siyang natapat sa duty watch o yung naiwan na magbabantay sa bangka tuwing gabi. Kailan, kasi dito po sa aming bangka ay fully operational. Kaya everyday mayroong mga nagbabantay 24 hours, 7-24. Kaya ito, hindi pwedeng maiwan ito. Kahit na wala po kaming biyahe, ay may tao itong bangka nito 24 hours. So kami naman po, pagka oras ng duty, start ng duty namin, alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pagdating ng alas 5, may iwan yung duty watch, isa lang pong magbabantay. Kaya tinuro-turuan po namin kung ano ang dapat niyang gawin just in case nagkaroon ng brownout o nagkaroon ng power outage. So ito po ang tinuro ko kay Brother Mervin. Pagka gabi, lahat umuwi kami, mga alas 5 uwi na, pag umaga ulit balik naman. Pero palit-palitan po ang nagbabantay, palit-palitan ang nag-duty watch tuwing gabi. Ngayon, bali 4 or 5 kaming nagpapalit-palitan. So lahat po ay kailangan alam ang gagawin ng operational itong shore power just in case magkaroon ng brownout. Standby lang yung gagamitin yung generator. Pag bumalik ang power, i-online uli ang shore power at i-off yung generator. Ganun po ang status o situation dito sa aming bangka. Kaya mayroong mga training, mayroong mga guidelines na dapat pag-aralan kung ano ang mga step na gagawin, dahil may mga running equipment katulad po ng mga chiller namin, mga aircon, yung mga equipment namin, mga navigational equipment, mga sensitive, at kailangan talaga, hindi pwede mawalan ng supply. Kahit na mayroon kaming tinatawag nilang battery or UPS or backup battery, ay hindi naman pwedeng 24 hours na gumagana yon. Sigurado after few hours o few minutes, few hours, mag-shutdown kahit na full charge ang battery. So kailangan talaga mayroon naka-standby na generator just in case of brownout. Or pag bumalik ng power, ay i-online kagad ang shore power. Kaya always power supply ready. So ganun po. So please, sana po huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe tsaka po yung bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pang mga video. Sana po matapos niyo itong panoorin ng video na to. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, panoorin sa mga video. Maraming salamat po. Bali, dito na po ang testing namin. Ibabalik na namin po ang shore power sa online. Ayan po ang main switch at saka yung breaker niya. So ito yung display. Dito makikita yung input at saka output at saka itong touch screen. Nandito po lahat. Ito nga po yung ngayon. Nandito po yung power o main switch. Ngayon, pinakita ko sa kanya yung input supply. Meron na siyang input.
pero wala pa siyang output. Ang input ngayon ay 400 plus, 470 AC. 3 patient po, 470 each. Line 1, 470. Line 2, 470. Line 3, 470. Ngayon, pinapaliwanag ko sa kanya na pagka ibigyan niya, i-kukuman niya ngayon itong touchscreen na ito, pagpindot niya ng touchscreen, tapos i-click niya yung on, doon pala magkakaroon ng output voltage, yung second meter na bandang kanan. So, ngayon pinakita ko sa niya yung input muna, input supply. Meron siya sa line 1, line 2, line 3, 470. Tapos, pagpindot niya dito sa, yun, meron kita sa kanyang output, wala pang nakadisplay dahil wala pa pong output. Ngayon, pinundot niya yung on ngayon. Ayun, magkakaroon na siya ng dahan-dahang input supply o output supply. Nakita niyo, yun, 200. Hanggang makarating ng 220 volts. Pagka umabot na ng 220 volts ang output, pwede nang isbalik yung mga aircon, mga condenser, mga chiller, mga equipment na enough bago mag-brownout. So, ito po ang sistema ngayon. Ibabalik na yung mga running equipment. Bali, tinuro ko po sa kanya ngayon kung paano gagawin pagka nagka-brownout o pagka bumalik ang power. Ito yung mga procedure na ginagawa niya. Naka-step by step po ito. Dahil ang pinaka main step, pag alimbawang naka-duty ka sa gabi at inabutan ka ng brownout, automatic, i-set up mo yung generator, paandarin mo. Either na yung port side o starboard side, pares na ready sila, standby lang sila. O limbawa, napili mo ang starboard side, i-on mo ngayon yung generator starboard side, tapos yung switch na sa main switch boards, itapat mo lahat doon sa starboard side dahil po yun ang in-online mo, yung dalawang itim na yan, yan ang holder na switch dyan sa switchboards. Itapat mo lang sa starboard side. Kung ang in-online mo naman ay port side, itapat mo yung dalawang itim na yan na switch na may holder sa port side naman. Kung saan na naka-online, doon mo lang itatapat. Parehas. So, pag nailagay mo na ang generator mo, gumagana na, automatic din gagana na rin yung air condition system. Gagana na, babalik na lahat. Pero ito yung pinaka-importante. Pagbalik ng shore power o pagbalik ng commercial power, nagkaroon na ng nawala na yung brownout. So, ang gagawin mo, i-reset mo yung Atlas. Itanggalin mo yung tinatawag nilang error. Dahil magkaka-error to pagka nag-brownout, mag-stop siya. So ngayon, pagka na-reset mo na at inon mo uli yung short power Atlas, at katulad nyo na kanina nakita nyo sa screen, may display na siya, nagkaroon na siya ng voltage, 220 output. Ang input niya ay 400 plus, 470, 480 sa input supply. Ngayon, ang gagawin mo, bago ka mag-switch o mag-balik sa switchboard, ilagay mo sa short power, bago mo itapat doon, ang unang-unang gagawin mo, i-off mo muna yung compressor. I-off mo muna yung air condition mo, yung dalawang naka-online. Halimbawa, ang naka-online mo ay compressor 1 and compressor 2. Parehas mong i-off lahat yun. Tapos, i-off mo rin yung fridge, yung freezer sa aft, sa likod. Hindi, naka-off na lahat. Pagkatapos ng naka-off yung mga yon, doon mo lang muna i-switch yung switchboards. Itapat mo ngayon sa shore power. I-online mo na siya shore power. Pag naka-online na siya sa Atlas shore power at okay na lahat, doon mo na i-on uli yung in-off mo kanina, yung air condition, yung compressor mo, compressor 1 and compressor 4. Kung ano yung in-off mo kanina, yun ang i-on mo uli.